mabala. Ikaw ay makinig. Huwag na mag-alala. Yan ang lulutuin ko ngayon. Yung yellowfin tuna. Lalagyan ko lang yan ng lemon, salt, and pepper. Tapos yung tomatoes, isasalad ko. Tapos yan yung steak ko. So, mamaya papakita ko sa inyo pag luto na. Yan na ang kinalabasan ng aking mga ingredients. Yung steak, well done yan. Mashed potato with chives and sour cream. Tapos yung tuna and tomato salad. Sarap! Weekend kasi ngayon eh. Naisipan ko lang magluto. Si Lola, nagustuhan. Hello! Mga po, mga anak! Itutuloy ko na yung aking video. Anyway, gumawa kami. Nagluto ko ng steak at saka yung mashed potato with chives and sour cream. Ininit ko eh. Tapos meron ako yung tuna and tomato salad. Gusto ni Lola. So that's good. So, yung kwento ko lang. De, ito lang kwento ko, no? Yung input na nilalagay natin sa mga bata, yung mga nangyayari sa kapaligiran, you know, sa loob ng bahay, sa mga salita. So, kasi meron akong experience, kaya ako alam to. Based sa experience ko, maliit pa ako, 5 years old yata ako noon, nanunood kami ng gabi ng lagim. Kasi hindi ko naman alam yon. I mean, you know, nakikisabay lang ko sa mga tiya ko noon. So, talagang grabe. Takot na takot ako. Kaya takot ako sa horror. So, anyway, hanggang kinalakihan ko, dala ko yun eh. Na may takot ako. Meron pang mga incidents, katulad nung minsan yung, kasi may kapitbahay kami, maliit pa ako ha, 5 years old, naalala ko yan ha. Picture na picture ko yun nangyari sa akin. Meron kaming kapitbahay sa taas siya nakatira. Malaking babae na may malaking takore. Alam niyo yung takore? Yung kettle, water kettle. Lagi yan bumababa. Pupunta sa amin muna. So, naalala ko yun. Tapos, akala namin siya yung kumakatok. Katok ng katok. And, nung time na nanonood kami ng gabi ng lagim, nandun ako sa ilalim ng silya. Kasi natatakot na ako, no? Nagtago ko sa ilalim ng silya. Tapos yun nga, may biglang kumatok. Abay, pagbukas, walang tao. Ay, nanigas ako dun sa ilalim ng silya. Mabuti na, himas-masan pa ako. You know, yun ang sinasabi ko. Na sa ganung edad, murang edad, napipick up ng mga bata ang mga mali. Kahit anong bagay. Ibig sabihin, bakit hindi natin gawing mas maganda ang mga gawain natin o mga pinanunood ng mga bata para maganda rin ang napipick up ng utak nila. Hanggang pagtanda, dala-dala nila. Ako, dala ko pa rin eh. I mean, pero wala na akong takot, ano? Kasi alam ko na eh. Marami pa akong incidents na naranasan ng kabataan ko. Ngayon ko lang, actually, na nagugulat nga ako sa sarili ko kasi biglang luminaw ba sa utak ko yung mga na-experience ko. Na kahit yung magulang ko, hindi nila maalala yun eh. So, kumbaga, ako kasi ang involved, kaya naalala yun. Kaya, ito nga sinasabi ko, yung mga anak natin, kailangan talaga natin ayusin ang pag-iisip sa mga gawain natin, sa mga pinanunod natin, lalo na yung mga usong palabas ngayon, maraming mga violence, yung mga ganun, yung mga, honestly, hindi ako sa against, ano? Pero ang point ko kasi, nagiging over na eh. Sobra na. Masyado ng sa exaggerated ba? Yung mga prank, yung mga ganyan. Wala na ba yung wholesome na family na masaya lang, na hindi nakakasira ng ulo, yung hindi malalason yung utak ng mga bata. Honestly, nakakaawa mga bata kung ang mga magulang ay hindi rin handa para magpalaki ng anak. Kasi na-ignore nila yun or hindi na nila naiisip yun eh. Na pagka nagpapalaki ka ng anak, kailangan palakihin mo sa maayos. Sa magagandang words,
yun nga, matuto silang kilalanin ng Diyos, magdadasal, manood ng mga Bible stories, kahit na anong relihiyon mo eh, maraming mga Christian na palabas para sa mga bata, dapat yun ang kanilang panonoodin, tsaka yung hindi sila tinatakot, lalo na yung mga kasambahay, halimbawa, yaya, eh, huwag niyong papayagan na magkwekwento yung mga yaya ng kung anong nakakatakot. Kahit yung mga experiences nila sa probinsya, kung galing sila sa probinsya, yung mga kapre-kapre, yung mga ganun. Honestly, ako nagpapaniwala dyan, no? Kaya lang nung maliit ako, kasi wala naman talagang naging gabay sa mga issue na yun noon. Kaya parang natanim sa utak ko yon. Tapos yun nga kasi dito, merong mga daycare na yung mga bata iniiwan sa kanila, yung pala ay pinapalo, binubugbog, minumura, yung mga ganoon. Buti na lang, nagsumbong yung bata kung anong ginagawa sa kanya ng mga nag-aalaga. Biro mo, 2 years old, na sinasaktan daw siya. Kaya nakakulong sila ngayon eh, dinimanda sila ng pamilya. Kaya yung talagang input na ilalagay natin sa mga anak natin, kailangan maayos. Kasi lalaki ng maayos ang mga anak natin. Ako, yung mga anak ko, sa totoo lang, ano, hindi ako nagyayabang or what. Alam ko na kasi may mga pangit. Sinasabi ko sa kanila, hindi ka manunood niyan dahil bawal yan. Yung matatakot ka, kahit yung papasok sa banyo, madilim, natatakot sa dilim. Hindi ko pinapayagan mga anak ko na matatakot sila sa dilim. Sabi ko, sino nandyan? Walang tao. Kasama mo si Jesus, di ba? Bakit kang tatakot? Hindi ka pababayaan ni Jesus. Kaya lagi nagdadasal. Sa gabi nagdadasal yung mga anak ko. Pinagdadasal ko talaga sila. Kasi nga nagsa Sunday school sila. Saka nanonood sila nung superbook. Yung Christian na cartoons ng 700 Club. Kaya talagang, tsaka talagang todo gabay. Gabay talaga ng magulang. Kahit isa lang maging focus kayo sa paglalagay ng input sa isip ng mga anak natin. So anyway, nagsishare lang ako mga po mga anak. Basta turuan natin ng mga bata habang bata pa talaga sila. Kahit nasa tiyan mo pa lang sila, kakausapin mo na sila ng maayos eh. Huwag kayong mag-aaway, mag-asawa habang buntis ang asawa ninyo. Kasi nakakapasok na rin yun sa utak nila eh. Dahil may connection na yan sa nanay. Kaya kailangan talaga pag nagbubuntis, talagang mahinahon, kalmado, magagandang words, magagandang music, magagandang palabas. Ako talaga, proven ko na yan. Kung sa akin, ano, lalo na tumanda ako, naging aware ako. Kaya huwag natin hintayin na yung mga anak natin, makikita natin na may ginagawang masama. Magtataka kang, bakit kaya ganitong anak ko? Meron kang ginawa na hindi mo alam o na hindi mo na napansin na may mali ka. Kaya bata pa, kailangan talaga alagaan natin ng mabuti para hindi. Dito, alam nyo ba mga bata dito? Ito lang makwento ko. Hindi ko nila lahat. Mayroong depende yan sa magulang. Mayroong mga bata na maraming tantrums, yak, matapang, yung mga ganon. Kasi napapanood nila sa palabas yan eh. Nagaya nila. Nag-worry yung mga magulang kasi magtatrabaho sila eh. So dadali nila sa psychiatrist. Tapos bibigyan ng gamot. Yung gamot mismo na yun, hindi nila alam nakakalason pa yun. I mean, pampakalma sa maling paraan. Kailangan uminom mo ng gamot para kumalma yung bata. Hanggang pagtanda nila, yung tantrums na yun, nandun, hindi yun mawawala. Kasi hindi sa gamot nakukuha yun. Hindi sa gamot nawawala yun. Kailangan yung magandang communication talaga at magagandang input sa utak ng mga anak natin. Sa akin lang yan, ha? Observation ko. Kasi actually, may background ako sa psychology. Sayang hindi ko natapos, pero okay lang. Kasi marami na ako natutunan, hindi ko na kailangan maging psychologist. Actually, gusto ko maging psychologist. Tapos yun nga, maging psychiatrist sana. Pero nag-asawa kasi ako, na wala na akong gano'ng mag-aral, something like that. So, kaya parang ito na nga yung YouTube siguro. Baka dito pala lawak ang kaalaman ko. But anyway, God bless us all. Be kind to one another. Nagsishare lang ako. Opinion ko yun. Awareness lang. Kaya ingatan natin ang ating mga anak na magbigay tayo ng magandang input para lalaki sila ng maayos. Matuto sila magdasal, kilalanin nila ang Diyos. Hanggang sa paglaki nila, hindi sila lalayo sa Diyos.
Kahit na maligaw sila ng landas, kilala nila ang Diyos, babalik at babalik sila sa Diyos. Okay? God bless us all and be safe. Happy weekend. Bye. Nandiyan si Lola, nagbibigay ng pabala. Ikaw ay